Hi! Hello po! Kamusta kayo? This is Ma'am Shea Plantita, La Army! Yes! Wala lang patumpik-tumpik pa. And yun, na ngayon ka lang ulit nagawa yung ating greetings. And yun nga, meron tayong mga video clips. Hindi ko alam kung saan ko isisingit. Kaya ginawan ko lang siya ng bukod na vlog. Mga may iksi lang kasi yun. Kaya hindi ko alam kung paano isisingit sa ating mga vlog for today. So yun, nagawa na lang ako. At syempre, may list ako para hindi tayo maligaw. Ibang date na ngayon, September 25. So, update po natin. Ay, okay naman po ang aking pakaramdam. Today is Monday. Ano, extended ang bakasyon natin kasi hindi pa tayo nabibigyan ng schedule ng manager natin. Intayin natin kung kailan tayo bibigyan ng schedule kasi ayoko mangulit. Bawal mangulit. O, so, yun nga. Ano, intayin na lang natin kung kailan tayo mag-start ng ating trabaho. And okay din naman ako. Okay ako. And yun nga, sulitin na lang natin yung moment natin na wala tayong pasok. And kung mapapansin nyo, ang aking boses ay kakaiba. Kasi, yun nga, nagsimula kay Rapa Boy, ubos si Bon, si Lolo. Then, masyado kami close sa each other ni Lolo. Kaya yun, nahawaan na niya ako. And ngayon nga pala ay September 25, Monday, kahapon. Nag-adjust na naman ang oras natin sa ito, sa New Zealand, nag-adjust ang oras. Dati, pag nung nag-winter, advance tayo ng 5 hours sa Pilipinas. Tapos ngayon, kahapon, nag-adjust ulit 5 hours ng ang advance natin sa Pilipinas. Kaya sinet, okay naman itong mga, yung mga cellphone natin, yung relo nila, ni Lolo, na G-Shock, updated yon. Pero, yung aking relo, yung niregalo sa akin ni Lolo, so, in-adjust ko na kasi baka tayo mahuli, lalo na sa pagsamba, it's very bad. Kaya yun, ano, yaang in-adjust na namin lahat-lahat para okay tayo. 5 hours advance ulit tayo sa Pilipinas. Bago pa humaba ang ating mga video, kasi baka tayo naman ay ma-overload sa ating video, eh, meron ba kayo napapansin sa akin? Bilisan nyo na, pansinin nyo na. Kita nyo ba? O, kita nyo ba? Yes, binilhan ako ni Lolo ng aking chair. Dating ginagamit ko yung sa dining na kinuha ni Rapa Boy para sa kanya. So, ako ngayon nag-request ako kay Lolo ng chair. Oh, diba? Leather. And tingnan nyo to. Siyempre, picture-picture ang lola nyo sa ating bagong chair. And yes, may tupad po ang lola nyo sa Wainui Mata. Nakatagby po tayo sa ating choir. And back to duty na ulit tayo. And di nagpadaig si Rapa Boy. And so, yun nga. Ang hirap kasing ipakita sa inyo kasi hindi naman siya talaga kita sa likod ko. Sa lapad ng likod ko, hindi niya na nakita. Pero okay itong chair na to. Medyo, nung dala lang ni Lolo, ay nung pagkaupo ko, nag-alangan ako kasi masyado lumubog yung feet ko. Eh, alam niyo naman yung feet ko. Eh, baka kasi sadyang malambot tong upuan ng chair yung foam. Pero okay naman, safe naman siya. May matigas naman siya sa ilalim, kaya okay lang. And, sana naman malayo sa pagsimplang ang lola niyo. And, ang bili nga pala dito ni Lolo ay $20 sa marketplace lang namin to nabili. Ilang araw na rin kami naghahunting ng chair. Tapos yun nga, isang araw din lang niya nakita. Pinick up na niya sa Stokes Valley. Yun. Yan, chair ko. O, diba? Pero mas maganda pa sana kung yung mas mataas at baka mas ano. Pero sa marketplace lang nga natin nabili yan, $20. Saan ka pa? And tama na ang ating to kasi parang nauubos na ang boses ng lola nyo. And nasabi ko nga sa inyo yung nagpa-shelter tayo sa Avalon Park. Meron doon siyang function hall. At minsan nagamit na rin natin yung sa church natin. Dahil sa lumaki na ang ating number, ay lumipat tayo sa mas malaking hall. Dahil nga marami nang pumupunta dito sa New Zealand ng mga Pinoy. At meron din mga ibang lahi kami kasama sa mga pagsamba namin. At nga pala may listahan na nalitgaw pa. So yun nga, nakapag-church tayo. At sabi ko nga nakaliban ako ng isa. And sabi ko,
afternoon ay kailangan na mag-move on. Kaya bago tayo magsumamba ay nagpicture-picture muna ng lola niyo pang fighting spirit. And tingnan niyo aking mga picture. And so, yun nga, naka-attend na ng pagsamba ang lola nyo. And next day noon ay nagkaroon ng kadiwat mini formal si Narapa Boy. So, inattend natin siya sa kanilang venue. And bago tayo umuwi ay may nakita ho magandang view. Kaya nag-picture-picture at video-video ang lola at lola nyo. Nasabi ni Tita Lizelle, mga PA daw ni Sir Rapa Boy. Kasi ang forma-forma ng inyong little lolo. Yun, so, nag-picture-picture muna kami. Ito, panoorin nyo. Next doon ay, yun nga, na-invite ang lola at lola nyo. Kasama dapat si Rapa Boy kaso busy sa kanyang sariling lakad at sa church din naman yun. Nag-invite ang aming churchmate dahil birthday ng kanyang 7 years old son na si Charles. Happy birthday! Cute-cute na bata at chubby-chubby. Pero in fairness, mas malaki siya kay Rapa Boy nung age na 7. Hindi kayong, kaya mas cute ka Charles kay Kuya Rapa. And watch this, party-party ng mga bata, may mga puti, ha, Indiano. Oh, diva, enjoy-enjoy ang mga bata sa pakanilang mga pakana. Hindi ko alam kung alam na mga bata yung laro sa atin na pasabit. Yun, na-enjoy naman nila yung mga laro.
And medyo may umiyak pa eh, pero syempre, nangingibabaw ang saya kaysa sa iyak. Then, after that, Monday, and buong isang linggo, eh medyo wala na masyadong ginawa ang inyong lola. Hindi, nagpunta nga pala tayo sa Avalon, and saka check up. Then, after that, wala na tayong ginawa. Kaya yung mga plans natin ng ating napagbalingan, yun, yung in-update, a-update ko kayo sa mga plans kong tinanim doon sa ating kitchen, doon sa may lababo natin. And watch this, may nag-improve naman. Meron, walang namatay, may nag-improve. Siyempre. And second to the last video clips na tayo.
Medyo napahaba na naman ang ating video, pero okay lang. Basta lahat ng ating mga video ay na-share ko sa ating YouTube channel at mapanood nyo rin. And may kikwento nga pala sa inyo si Rapa Boy. Watch this. We went to assembly earlier, and it was at the hall, and so there's a thingy that your name will show up when you have like 90%+ of attendance. Yeah, then I got 98%, so they gave me $10. But if you have 99%, you get $20, and when you have 100%, you're going to have $50. And wow! And there was like, there were like two people. But 98 ka lang. 100%. But 98 ka lang. Oh, wala ka mo absent eh. Ay, may absent ka palang isa. Meron. Akin na lang. Pinaghirapan ko to. Pinaghirapan mo sa pagising ng panghali. Bilhin na natin yan. Yes! Term break na ulit ni Narapa Boy. Kailan ang pasok? Masira! Kailan ang pasok? October 9. October 9? Hanggang ano na yun? December? Why? Pingi! And so yun nga, 2 weeks vacation ni Rapa Boy, term break nilalas na yun. Tapos isang pasok na ulit. Hindi ko alam kung kailan mag-e-end. Baka near mga November or December. Tapos vacation na ulit ni Rapa Boy. Ang pasok ko na ulit ay sa February ang enrollment. Tapos January last week ang enrollment. Tapos February na ang pasokan. So bale, malapit-lapit na ang pa next year ni Rapa Boy. And sabi niya, black section na daw sila. Kung sino yung classmate niya nung year 9, yun din ang magiging klase niya hanggang 10, 11, 12, 13. Hanggang 13 po ang high school dito, which is college ang tawag. Then, ang sundan na po ay university. And tingnan natin, medyo naaliw na si Rapa Boy dito pumasok. Sabi niya, gusto niya na rin daw dito mag-uni. Pero ang uni kasi dito ay medyo may kamahalan. Pero kung ikaw ay citizen or residence dito, resident, ay may libre kang isang taon na maa-avail, libre. Pero, yung mga sa high school at elementary man dito ang tawag ay, ano nga, nakatimutan ko. Yun, iba rin ang tawag dito sa elementary. Tapos yung uni, lahat libre yun, yung uni may bayad. So, pwedeng i-loan yun na estudyante habang nag-aaral siya. Habang nag-aaral siya, loan muna. Tapos, pagka-graduate niya, sa kanya babayaran ng installment naman. Pero, kailan aabutin yung katagal-tagal na pagbabayad niyo yun na, siyempre, bawal ka pa mag-asawa nun. Dahil may binabayaran ka pang utang sa gobyerno. So, hindi natin alam. Pero, mas maganda din daw kasi yung, kung may pambayad ka naman, bayaran mo na kasi ang tagal mo mong babayaran. Kaya, yan, ang mga karamihan dito sa mga uni, may trabaho. Kaya siguro, bago sila mag-graduate, medyo konti na lang yung kung kanila magiging utang. Pero yung sana all na lumayaman, kaya talaga mag-cash. Yun. Yun ang okay. Okay na okay, pero hindi tayo yun kasi hindi tayo mayaman. And so, ang dami kong nasabi. And last part natin ay, medyo ilang months na akong sumasamba dito sa Wainui Mata, pero hindi talaga ako nasasawang tingnan ang view. Kasi noong Sunday, kahapon, maaga tayong nakalabas sa ating activity. So, nag-video-video ako ng ating view natin sa Wainui Mata. Ang first part ay makikita niyo, view niyo hat natin from the mountain, bababa sa Wainui Mata na community. Tapos yung second part, makikita niyo yung view sa lookout ng Wainui Mata. And sinamantala kong maliwanag pa kasi medyo nakita niyo na naman yung night view. May daming ilaw. Tapos nakita natin ulit. Sayang nga, hindi ko nadala ang gimbal ko. Tsaka medyo, nag-iba na kasi yung sasakyan natin, medyo mababa na, hindi na masyadong kita yung view. Sayang, wala na yung kotse natin. And saka ako na pala, ka-car tour kayo sa kotse natin, kalit-liit. Nakakapanibago maliit. And watch our last video clips. Bye! Thank you.
And dito nga pala natin makikita sa Wainui Mata yung playgrounds para sa mga pet. And most particular na isa mga dogs, yan dyan sila nagtatakbuhan. And maganda naman kasi meron silang ganyan place kasi hindi pwede maglaro yung mga pets na mga aso dito sa kalsada. Yes, meron siyang dapat na paglaruan. And kung ipapasyan siya, dapat naka-chain. Hindi pwede yung basta-basta. And dito din, pag may iniwan dumi, lagot ka. Kaya dapat lilinisin mo. Kalat mo, linis mo. And maidagdag ko rin nga sa kwento natin ng mga tambay. Bawal po dito ang tambay. Pwede sa mga mall. Pero sa mga kalsada, walang nakatambay. Wala din mga bata naglalaro. Kaya dito, meron talagang maraming park. At doon mo makikita yung mga naglalaro mga bata. Tapos, sa mga bahay, meron din dito makikita kang mga sa bakura nila. Mahilig sila doon sa trampoline, luda, ganyan. Kasi sa mga bakura lang nila naglalaro yung mga bata. So, bawal po dito ang tambay at ang mga batang naglalaro sa kalsada. And, ayan yung ating magandang pa-view. Diba ang ganda? Hindi ka talaga magsasawang tingnan yung view yan. And, makakita ka lang ng mga bata dito sa school o kaya naman ay sa paglabasan nila sa school yun. Makikita mo naglalakad yung mga bata and very safe naman dito kasi basta susundin mo lang yung mga pedestrian and safe yung mga bata dito. Like si Rapaboy, pero si Rapaboy malaki na naman yun. Pero makikita mo may mga batang mas maliit sa kanya pero syempre yung mga mas bata pa talaga syempre guided yun ng kanilang mga parents. And eto na po yung last part ng ating video clips. And sana po naibigan nyo lahat ng mga na-share ko. And sana mas marami pang manood sa atin. Sana naibigan nyo talaga yung mga sineshare ko, no? And thank you po sa lahat-lahat. Thanks for watching. Bye!